All right. Today is our 10,000 kilometer mileage dito sa ating XSR155. Ngayon, it's time for its PMS. Pero bago yan, siguro magpo-provide na ako or magbibitaw na ako ng 10K impressions ko dito sa bike na to. So, let's go. Okay, so on the way ako ngayon sa Spec G. Yung usual na ginagawa sa motor natin pag nag 10K or 12K odometer. Kasama na dun yung mga throttle body cleaning, spark plug checking, mga lubes, mga bearing chine-check, ganyan. Pero ang main sadya ko talaga is magpa-throttle body cleaning. Ngayon kasi sa 10K na odo niya, siguro mga pagdating ng 9K, bigla lumalam niya yung ano niya, yung RPM. Di kaya parang, ewan ko kung madumi na ba. Wala akong nabiling air filter eh, kailangan ko ng air filter din eh. Bumabagsak yung RPM niya, tapos minsan pagka low speed talaga na parang traffic or magpa-park, namamatay yung makina. Nakalo na nga pala ako guys, naka 1450 ako na sprocket from 1448 na stock. Ano pagpalit ko nun eh, antindi ng hatak ang sarap gamitin eh. Kasi yan parang lumamaya nga siya, tapos mababa yung RPM. So I think kailangan na talaga ma-check din yung ano, throttle body and yun. Spark plugs and everything. So ngayon nga, lumamaya yung RPM, so I think it's time to check na. Balik tayo sa may 10K impression niya, 10K kilometers impression. Nabiyahe ko na to ng madami, like long ride, Gabaldon, Dingalan, Tagaytay lahat, long ride, Marilaki, every weekend. Ang masasabi ko lang ng mga cons niya, ito, magsimula tayo sa cons. Well, disclaimer muna, ito, correct by experience lang, hindi ako expert na mekaniko or hindi ako expert na reviewer. So, impression ko lang ito based sa aking kaalaman. So, impression ko lang sa kanya, unang-una, after niya ma-break-in, yung low RPM niya, medyo mahina yung power. Lumalabas talaga yung power niya sa mid RPM to high RPM. Parang gusto niya lagi naka 5,000 or 6,000 RPM pataas para talagang humato yung power niya. Kaya ako nagpalit ng 1450 na sprocket kasi doon equal na baga. So isa yun yung RPM or yung less power sa low RPM. Kailangan mo siya ipirit muna talaga. Wow, ganyan. Tapos pangalawa is yung sa handlebars. Ito, personal preference ulit. Hindi ko gusto yung stock handlebars kaya nagpalit na rin ako agad ng drag bar. Kasi masyado siyang wide para sa akin, sumasakit yung balikat ko. Tapos masyado siyang mataas. So, tendency, since naka-rear set to sa XSR, tapos naka-upright pa yung katawan mo, sumasakit yung lower back ko pag long ride. First time dito sa XSR na infanta ride kami. Putik yan men, yung pagpauwi na sumakit katawang ko, nakaiga lang ako dun sa bahay. Sabi ko, tangin na dito mo na ako naka-clip-on sa mata sa atalikod ko. Yun, tapos parang unti-unti na sanay, nagpalit ako ng ganito na mas mababa. Tapos mas maikli yung ano yung haba. Hindi ako masyado naka-wide na gano'n. Yun, mas okay na siya. Tapos mas nakakasingit na ako mas sa traffic. Mas confident ako sumingit-singit sa traffic. Yun. So, isa pa, pangatlo. Yung vibration, natural lang yun sa ano, sa single cylinder na mga motor na ma-vibrate. Natural lang din sa motor natin na mahirap hanapin yung clutch kasi nga single cylinder. Pero sa paghanap ng neutral, damn. Pero may solution doon, ako tinataasan ko yung clutch ko eh. Para, ewan ko, parang theory ko, parang mas lumuwag yung ano eh, sungkitan sa makina. What I like that. So, yun din, bababaan yung clutch nyo, yung kagat ng clutch nyo. Kasi, umuubos ka agad clutch lining nyo. So, sa vibration, first 1K, talagang ang hirap nyan. Ma-vibrate talaga yan. As, noong time na yun, hirap ako i-BBA eh. Kasi parang pag 5PRPM, galit na yung makina eh. Pero, pag nasa 3K odometer ka na, unti-unti na nag-i-smoothen out yan. Ito dito, smooth na to. Hindi ko na problema yung vibration. Or, siguro nasanay lang din ako. Yun lang. Ano pa ba? Ano ba naiisip ko na cons na ito? Shocks! Yung front shock, ang pangit ng rebound. Masyado mabilis sumakyat. Pero kung hindi ka naman ganun ka busisi, or kung normal na rider ka lang na commute, ganyan. Okay lang naman siya. Walang problema. Pero katagalan, pag medyo rumurunong ka na,
or medyo nagkakaalaman na sa motor. Medyo nakukumpirma na yung iba sa nakatone yung shock na XSR, kaya kay Maui. Shout out Maui on two wheels. Iba, magkaiba, parang night and day. Ito yun sa ipapagawa ko sa spec G ngayon kapag umabot tayo sa budget. Nice. Tapos, ang usual na sira kasi ng XSR 155 ay yung ball race sa may fork. That's masira. Ito, based sa explanation to sa ni Spec G, based din sa experience na nila ng mga inaayos, sinutuan na lang yung front shock para pagka lumulubak, hindi na, I mean, ina-adjust nila yung play kay ribbon para pag lumubak, hindi yung full, or I don't know if I can, or I don't know if I'm explaining this right. Para pagka na lumubak ka, hindi fully yung impact marireceive nung nasa bandang ball race na part. Pagka lumubak yan, pag ganun, bahag-bahag. So, ibahin nila yung tono niyan para gumanda yung play nung shock mo. Mas smooth yung ride. Long ride, hindi naman kami binigo eh. Basta all stock ka lang. Wala rin ako ina-encounter na major issue. Bukod sa mga wear and tear lang naman ng mga parts. Like brake pad, gulong. Gusto ko na magpalit ng street tire na gulong. Eh, parang naitono tong shocks natin na pang scrambler kasi talaga din. On the way ako ngayon ulit sa Spec G para magpa 10K preventive maintenance schedule or PMS at magpadagdag ng mga parts ng mga pyesa. Meron akong binili na mini driving light eh. Yung Firefly, huwag kayong bibili. Ang hina niya sa gabi. Yun, bumili na ako ng Cello M1A Plus. Natagpuan ng Speggy dyan lang sa may Aurora San Juan. Aurora Boulevard. Doon ako nagpapagawa kasi halos araw-araw may nagpapagawang XSR doon. Kumpisado na nila yung XSR. Same time, malapit. Mabait yung mayari. Mabait mga mekaniko. Madali kausapin. Ayan. Hindi po tayo sponsored ng Speggy. Medyo mababait lang tao doon. Sabi ko kay boss, 9 a.m. kaso, oras na, alas 10 na. Sorry! Nag-share na lang ako ng cons kasi sa pros napakadami din. Oh wait, magdaragdag ako ng isang con. Underpowered. Alam mo kung bakit? Sa laki kasi ng bike na to, makakalain mo talagang may dala kang big bike. So mag-i-expect ka ng mas mabilis pa. Pero in true story, boy, naku, 150cc ka lang. Mataas na nga itong 19 horsepower sa 150cc eh. Para silang mga raider na eh. Tsaka mabigat yung bike natin. Magpema sa raider na alam ko naka 19 horsepower din yun. At itong XSR 19 horsepower, 4 valves. Yada yada yada. Ayun, magaan yun. Kaya talaga matulin yun. Kaya kung snipe, alba ako, sniper, tsaka XSR. Sniper mas matulin. Gaan ng sniper. Pero sa looks, depende na lang yan sa inyo. Ako, bias ako sa classic. Neo Retro Classic. Today is Sunday, my dudes! Kagabi, nagtambay kami ng Metro Boys eh. Nag-shell, bukos na kami. Medyo puyak ako, kaya na-late pa ako. Tagal ko rin, hindi na ako pag ganitong format ng vlog. Sana maayos ang audio ko. Yes, sir. Kapit na ako. Balik na lang ako pag nandun na. Before I forgot, meron pa pala isang cons dito. Yung headlight niya, ang hina sa gabi. Tapos, yung high beam niya, parang wala kasi, parang silbi. Kasi right out from the casa, yung headlight nito, nakadiretso ang tingin ng pag ganun. Kailangan mong ipayuko ng pag ganun. Kasi pag nakadiretso lang yan, parang ko lang tinatamaan yung ilaw. Tapos pagka hinay beam mo, wala lang. Siguro may silbi sa mga twist is like, alam mo ako marilaki ng gabi. Ganyan, yan, may silbi siguro. Pero everyday, wala silbi. Ayoko sana mag-mini driving light pero napititan. Kasi pag mag-long rides kami ng Metro Boys, syempre, gabi or madaling araw ang simula. Or pag pa-uwi, minsan inaabot kami ng gabi sa twisties. Kailangan na kailangan talaga. Yup. Where are we? Ayan, nandito na ako ngayon sa Spec G. Water body cleaning na.
Kailangan ano sa XSR, kailangan mo talaga tanggalin lahat ng bearings. Sa MT-15 may haft eh, parang sa gilid lang. Nakapagpalit na ng air filter. Alam, alam, bakasin lang. Alin? Yung metabol visitor sa panawag ko na. Oy, putik yan. Inaabot namin ng Ambon. Kaya nang painit-painit mga kina, rekta na. Ah, okay. Bumalik na yung ano niya. Medyo bumalik-balik na yung tamang takbo niya. Ano, na-feel mo na? Ha? Na-feel mo na? Di ba? Di ba? Ay, pa rin siya ng 50 na sprocket. Ha? Ay, yan na, ulan na, shit. Okay, summary. Ang ginawa ko doon is mini driving light installation. Nagpakabit ako ng Senlo. M1A Plus. Nagpa shock tuning ako para hindi siya matagtag. So sabi ni Sir Walter, after 3 days pa daw talaga maglalabas yung tunay na ganda ng tono, para kasi bumababa pa yung oil. Hindi natin matitesting yung mini driving light dito kasi ano eh, maliwanag. Ha? Ano ba? Sa mga XSR, yun ang magandang upgrade sprocket, 1450, 1451. Gugo talaga yan. Okay na kami. And gagawa na lang ulit ako ng video about sa mga upgrades na ginawa ko dito. Kasi hindi natapos eh. Dapat magpapaano pa ako handlebars. Kaso kulang yung pyesa na dala ko. Wala kami nahanap na malapit na pwedeng pagbilan. Kasi Linggo ngayon eh. Hanap kayo ng bulk sa bulk center. So yeah, doon lang ako sa spec G nagpapagawa kasi kabisado na nila halos. Wala na eh, wala na ako sa focus. Uy, sarap! Sarap! So abangan nyo na lang yung next ko na upgrade dito, yung handlebars. Papalitan ko yung handlebars ko. Pagpalit ako ng riser. Nagpalit din ako ng switch. Naka MBL pala ako. Shit. Ay, yung panahon ngayon. Pagkatating ng hapon talaga, to gabi, uulan. Yun nga pala, sinabi din sa ni Ron, yung mekaniko nila, na medyo may tama na rin yung ball race ko. So, inuna lang muna namin yung shock tuning. Kasi medyo pwede-pwede pa naman, nakapag no hands pa ako sa certain na bilis, hindi pa siya yung sobrang wiggle or malikot. Pero minsan naglilikot siya.
Yeah. Eh, yung abangan nyo. Tagal na rin, simula ako naging itong klaseng ano ako, format ng vlog eh. Gusto nyo ba maraming ganito? Didn't expect it to be this great. Testing! Oops! Oy, dire. Ha? Kaya nga eh, tumayo ako eh! Dito na ako dadaan. Hey! Oh! Eh. Ha? Di ba yung lumubak kanina, di ba? Parang wala. Di ba? Di ko rin nakita ka agad. Akala ko maka-overtake ako. So yun ang sample ng lubak. Solid, solid! Kaya mga broski, kung may XSR 155 ka, ayun sa mga una ko talagang titignan yung ball race. Ball race talaga ang common issue ng XSR 155. Again, if you are still here, please like, share, subscribe, and follow. At maraming salamat sa panonood. Shoutout ulit kay Tin ng Metro Boys, kay Boss Walter, Boss Ron, at ang buong team na SpecG. Peace!